sorry po doon sa nag-antays. I cannot connect to the internet right now. Maybe because of my connection. Siguro next time na lang po tayo mag-live. At syempre nasayang naman ako doon sa pinaghandaan kong questionnaire. Ito po kasi yung mga ginawa ko para po makapag-participate kayo at makapag-raise din kayo ng inyong tanong kung ano po yung inyong gustong itanong sa akin. Kasi ang hirap kapag ganitong nagre-record ako kasi hindi ko alam kung ano ba inyong kailangan. Mas maganda kasi sa live kasi makapag-comment kayo doon, at least matulungan ko kayo kahit papaano. At masasagutan natin, pagtutulungan nating sagutan. Pero sa ngayon, I'm going to record this videos. Supposedly, ito talaga yung sasagutan natin. Pero dahil hindi po ako makapag-live, so ito na lang po yung ating i-upload na sana ay makatulong. Kasi ito po ay fill in the blank. Galing po ito sa aking test paper. At sinulat ko dito para makita ninyo at mabasa. So saglit lang po itong ating, siguro mga 5 minutes lang ito gagawin natin. So basahin na natin. I shout out all my viewers from Nepal. Yan. At syempre sa mga kapwa ko Pinoy na nagnanais ding makapasa sa EPS topic para makapagtrabaho naman sa Korea as an EPS worker. So, mag-aral po kayo ng mabuti, at kung mayroon po kayong tanong na kaya kong sagutin, pwede po kayong magpadala ng mensahe sa aking FB page. Ayan. So, hindi naman tayo ganun kagaling, pero taray natin na ipaliwanag itong nandito. Siguro, iba sa inyo, alam nyo na ang sagot dito. So, pwede naman kayong makinig lang o sumama. So, basahin natin. Trigonhan. So, ibig sabihin, ito yung live at work or live at the office. So, sinundan siya ng huinan. So, hindi ko siya makita. Ang hirap. Huinan, so, ibig sabihin is after. So, after niya daw na mag-live sa trabaho. Or ibig sabihin, we can translate it as after work. After live at work. So, ganon. So, butong. So, means usual. Kesoksa. Kesoksa is yung dorm. Eso. So, ibig sabihin, mayroon siyang gagawin kasi yung eso. Kesoksa eso kung buhago na. Nandito naman si Kona. Ano ba yung sabihin? Ito po is or. Equivalent niya ng or sa Korean. So, dahil ito po ay vowel, kaya kuna. So, kapag yan ay consonant, ang ilalagay dito is na, equivalent sa or. So, maya ipapaliwanag natin siya in Tagalog. So, yung next is telebidjonel. So, syempre alam nyo na to. Bumyonso, shimnida. So, ang basa dito is shimnida. Shimnida. So, yung unang sentence ay, after niya daw magtrabaho, after work, usually, sa dorm, siya ay nag-aaral or nanunood ng TV while resting. Myon, so equivalent to while or as. As or while nagpapahinga. So, galing ito sa salitang shida. Diba? To rest. Yan. So, next natin is kuruna. Gakum. So, ano yung gakum? Gakum means sometimes. Kuruna is but. So, but sometimes singuru. So, syempre yung friend mo daw ay blank. Nagal. Ano yung nagal tedu? So, yung tedu. Ito magkadugtong to na when. So, kapag daw, ang naga, galing yan sa nagada. Ano ba yung ibig sabihin ng nagada? So, kailangan nyo pong sauluhin itong locomotive verbs. So, go out, ang ibig sabihin nito is nagada, go out. When go out, so when going out is yung nida. Okay, ulitin natin. After daw ng trabaho, usually, sa dormitory siya ay nag-aaral or nanonood ng TV while resting. While at rest, siya ay nanonood ng TV. But sometimes, friends blank go out. Parang ganyan siya. So, yung il, manaro. Manaro, i, manamyonso, sam, kokyongharu, gokyong hamyonso. So, ano bang itong ro? Nandito na naman yung haro. Alam ko na mai-encounter nyo din ito sa inyong exam. Itong mga particles na to, grammar pattern. Itong grammar pattern na to,
lalabas po ito sa exam, I'm sure na mayroon yan sa conversation. Ano ba ibig sabihin nito? So, ito po ay mayroong equivalent ng intend to do. So, mayroon kang intention na makipagkita. Tapos, ito namang yun, so is while or as. Kapag ito po ay ang sinundan nito is adjective, we can translate it as end. And so, dito, this is verb kasi, kaya manam yun. So, while meeting. Or, gokyong haru, pwede din itong to see or to watch. Kaso, ito ay sightseeing, yung pagkita, intend to see. So, may intention ka na makita. So, sa mata, sightseeing. Gokyong ham yun. So, while. Parang ano lang to eh. While, sightseeing. So, ngayon, ang atin pong aalamin ay kung ano ba yung tamang sagot dito sa ating fill in the blank. So, mas maganda sana kung naka-live tayo para pwede kayong sumagot kung ano yung inyong sagot dyan. So, unahin natin. Guru na, bat. So, yung myonso kasi, kaya nandito siya, nag-connect kasi siya ng dalawang action. So, at the same time, siya ay nanonood ng TV habang nagpapahinga. Diba ganun doon naman kalimitan yung ating ginagawa? Kaya mayroon po dito yung myonso. So, kapag haro naman, ito yung intention mo to go. Mayroon po itong kaakibat na to go or to come kasama po yung mga locomotive verbs. Kaya napansin niyo na mayroon po dito naghaltedu. So, yung nagada na going out. So, ang sagot ko dito is ill. So, are you agreed me? So, would you agree? This is the correct answer. Manaro, intend to meet a friend. But sometimes, I go out with friends. So, mayroon ka ditong intentional na to meet. So, manaro. You go out because you want to meet your friend to go out. So, hindi naman pwede itong gokyong haru. Ito kasi ay ano eh, parang ano to, tagilid. So, ang sagot is one. So, if you have other questions regarding this grammar pattern, we can also make a lesson about these particles. So, thank you so much.